Ngayon naman, pag-usapan natin ang experience ko dito sa headlight. Motor ko nga pala ay Yamaha Sniper 135. Na-acquired ko siya way back 2009. Stuck lang siya ever since. Maliban na lang sa mga consumables gaya na tulong, kadena, sprocket, at iba pa. Ito lang, nasira yung headlight. Kaya naisipan ko mag-upgrade. Mag-LED. Dahil maganda daw at nauso. Bumili lang ako sa shop kung ano available nila sa halagang 550 pesos. Yun nga, yung RTD headlight. Yan siya yung headlight natin. Ito ang specs. Pakita ko lang yung specs. Ayan. Klaro ba? Yan, specs niya. 30 watts. 6,500K lumens. Ayan. Voltage niya, 18 volts. Pagbili ko sa shop, sinabihan agad ako ng tendera na i-battery operated. So, sabi ko sa sarili ko, siguro direct lang naman yun sa battery, kaya sabi ko, kaya ko na yun. Madali lang siguro yun. O, yun nga. Then, after ko nabili, so, kinapit ko muna. And then, ayun, kumukurap-kurap. So, eto ka ako siguro ang dahilan kung bakit kailangan i-battery operated. So, ngayon, kinabit ko na siya, no? Hinalap ko na ngayon yung mga wirings kung paano siya i-direct. Nag-test ako yung mga connection ng mga kusina, yung signal light. Naputol ko rin sa kakahanap o kakatest. Nagkasa nakita ko siya, brown wire naman pala. Then yun, gumana. Kaya lang, problema, pag tuwing nagbe-brake ako o nagpe-preno, mamatay yung headlight. So, nag-research ako ulit, hanggang nakita ko yung video ni Kabeki. Yan. Shout out sa'yo, Kabeki. And salamat na rin sa pagbabahagi mo ng kaalaman. Panoorin nyo and subscribe kayo sa kanya. So, sa makatawid, nagawa ko na yung relay setup ni Kabeki, yung one move checkmate. And nasolve na yung problema. Problema yung pupundat. And then, may other na naman akong nag-offer na problem. Nangyari, mamaneho ako sa gabi, bigla naman nag-off lahat ng ilaw. As in, shutdown. Pinahinga ko muna ulit, enough ko muna yung makina. Huminto ako saglit, enough ko yung makina. And then, after ilang seconds, pinaantar ko ulit. Ayun, nag-on na naman yung headlight. And then, ilang seconds lang, nag-off na naman. So, yun, ang dami kong pinaghinalaan. Baka ako may mali sa pagkaka-install ng relay or may lumuwag. Pagka sa switch ng headlight, ayun, pinagbintang ako na rin. Ngayon araw, bumili ako ng voltmeter with RPM gauge, tachometer. Install ko, antennas. And doon ko natuklasan na pag naka-on pala ang headlight, ang bilis niyang madrain ang battery, kaya nag-off. So, nag-research ulit ako. And pinanood ko mga videos ni Kabeki and yung mga iba pang YouTubers. Shout out sa inyo. Doon ko naman nakita ang pag-full wave ng charging system. So, sa makatawid, bumili ako ng Liwa Regulator Rectifier. At yun, tuminunan. Sa wakas.
And ito nga pala guys yung nagastos ko pag upgrade ko doon. So kung bumili lang sana ako ng ordinary headlight, hindi ako nag-upgrade. So mga nagastos ko, wala pa 300. Eh, wala na. Doon na eh. Nabili ko na. So, ito na yung gastos ko. RTD headlight, 550. Relay. Yung Bosch relay ni Kabeki, 250. So, then, bili lang ko dahil ng socket, 250. Wires. Ayan. 35 per meter, so 210 lahat. Terminal rings, fuse, socket, pesos. RPM gauge with voltmeter, 388 and rectifier regulator Liwa, 365. So, bago ko siya napatino, gumastos pa ako. Umabot pa ng 2,133 pesos yung nagastos ko. Hindi pa kasama yung labor dyan. Kasi ako na yung gumawa. So, yun. And, napansin ko, nalakas pala talaga ng voltahe niya, 14.8. Isang, pag mahaba yung biyahe, aabot hanggang 15 volts. So, disclaimer lang po. Hindi po ako professional. Hindi po ako sponsored. Hindi rin po ako mekaniko. This is for personal and entertainment purposes only. Pa-under ko yung motor. Tinitingnan ko yung voltmeter kung ilan na yung voltahe niya. Di pag nakita kong mataas na yung voltahe, in-on ko na lang yung headlight. So every time, steady. Naka-steady on na yung headlight. So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. See you in my next video. Peace.